Inuyog ng mga K-drama fans si Senator Jinggo Estrada matapos marinig sa senador na naisip nito na ipaban ang Korean drama sa bansa. Narito ang kanyang pahayag. Kaugnay sa aking pahayag kahapon sa mga foreign-made shows, my statement turns from the frustration that while we are only too eager and willing to celebrate South Korea's entertainment industry, we have sadly allowed our own to deteriorate because of the lack of support from the movie-going public. I wish that the seriousness of our kababayans in patronizing foreign artists can be replicated to support our homegrown talents who, I strongly believe, are likewise worth it. I have nothing against South Korea's success in the entertainment field, and admittedly, we have much to learn from them. Pero huwag naman natin kalimutan at maliwalain ang trabaho, ang mga pinaghirapan at ang hinglikha ng ating mga kapwa Pilipino. South Korea's phenomenal success is rooted in their love of country. It's high time that we follow their example and do the same for our own entertainment industry that is at best barely surviving. Minado naman po ang isang filmmaker na si Jose Javier Reyes na napapag-iwanan na tayo. Narito ang kanyang saloobin. We have to step up our game. We cannot live in comfort zone na kinagawian natin noong 80s. Ulit-ulit tayo. What used to sell in 2019 will no longer sell in 2022 because of the pandemic and the change in the viewing habits of Filipinos. Masyado tayong kampante na gagawin nating laging kwento na alam natin na gusto ng tao. Hindi yung mga kwento na bago at makakadiskubre ng bagong kahalagahan. That has got to stop. We have to stop thinking works just for our backyard. Look at the market, it's the world. We have to go beyond. Sabi ni Jose Javier Reyes, isang film director, FDCP consultant. Narito naman po ang saloobin ng mga netizen. Diyos mio, Senator Jinggoy. Huwag mong balaking ipaban ang mga K-dramas. Dapat usan mo mga gumagawang Pinoy dramas na gumawa ng mga makabuluhang storya. Walang choice ang Pilipino kundi manood ng K-drama dahil ito'y pinag-iisipan at malalim ang mga plots. Our film industry is weak because K-dramas is strong. Just because it's weak and K-drama is strong, iba ni Jinggoy ang K-drama. Sana level up na lang natin ang film industry. Hamon yan sa mga Pilipino sa film industry. Napaka-weak naman na reasoning ni Jinggoy. Tapos baka kinilig ka rin. Pauso naman mga to. Ang alis stress, banyo pa. Huwag kami utiin nyo. Intindihin nyo ekonomiya ng Pilipinas. Huwag mga K-drama na pang-aliw namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Banning K-drama, actually mahilig ako dati sa K-drama. Pero if ba nila okay lang naman sa akin basta siguruhin nila na mas better show or serya ang bibigay nila kapalit ng pagban nila sa K-dramas at yung support sa mga Pinoy artist dapat maikita rin na nag-improve. Regarding sa pagban ng K-drama, sana mas promote nila yung Philippine drama at ayusin din sana yung mga story. Katamad manood kasi paulit-ulit na lang tapos toxic din, napaka-toxic. Like, nangyayari naman niya sa totoong buhay, pero ano yun, wala na magandang nangyayari? We should have urged the Filipino filmmakers to create world-class movies, shows. Ang pagban ng K-drama ay hindi ikaganda ng Filipino film industry. Porque ba't ba na pipilitin mo kaming manood ng teleserye na panay-kidnapan, palitan ng mga anak at sampala? Sa aking pong opinion, sa ating pong topic ngayon, na ipahayag ko ito ni Senator Jinggoy Estrada out of his frustration na napapag-iwanan na nga naman ang ating po pelikulang Pilipino at ang mga drama natin dito sa Pilipinas. Hindi natin masisisi rin ang ating mga kababayan dahil sila po ay nag-i-enjoy sa panonood ng mga K-drama at talaga namang magaganda ang mga story at plots nito. At
at minsan kakaiba ang mga twist. Hindi tulad sa atin na mostly action ay kabit, dinukot, kabit ulit, kampalan blues, kampalan ulit. Kasi po si Senator Gingoy po ay dati po yung artista. Kaya siguro niya ito naisip na ipaban ang mga K-drama. Tandaan po natin, naisip niya lang po ito, hindi pa niya po ito pina-file. Kung meron po kayong opinion sa ating pong pinag-usapan, malayo po kayong isulat sa comment section po sa baba. Narito po ang buong pahayag ni Senator Gingoy Estrada sa Senate hearing tungkol sa K-drama. Chairman Pipo, sa tingin nyo ba dahil dyan sa mga Korean telenovela na yan, di ba ako unang-una hindi ako sangayon? Dahil ang aking obserbasyon, pag patuloy tayo na nagpapalabas ng Korean telenovela, ang hinahangaan ng ating mga kababayan, itong mga Koreano. At nawawalan ng trabaho at kita yung ating mga artista, artistang Pilipino. Kaya minsan, minsan mapasok sa aking isipan na iba na itong mga telenovela ng mga foreigners. Na dapat ang mga artista natin Pilipino na talagang may angking galing sa pag-arte, ayun man talaga dapat ang ipalabas natin sa sarili natin bansa. Ang pinapromote natin yung mga produkto ng Koreano, kaya nagkakaroon tayo ng halos maraming mga produktong Koreano rito sa atin. Imbis na ipromote natin yung sarili natin, ano ipropromote natin? Yung mga banyaga.